So yun guys, good morning. So mga kangani na with Moto Vlogs. So welcome back here. So ano tayo? Tawag kita, may install tayo sa motor na to. So nandito nga pala yung Black Raven, no? Yung inahabol niyo yung kulay blue sa video. So yan, so specs muna tayo guys. So naka-replica pro yan na pipe, no? So tapos naka ano na rin to, spark plug na rin ng Uma Racing, no? Then naka ECU siya na MBR1. Ano pa nga ba? Tapos naka sprocket na RK na 4070. So yun, yun lang naman ang laman nitong motor na to, wala masyado itong nakalagay. So ngayong araw guys, is mag-install tayo ng ignition coil na Pito at saka Uma Racing air filter, no? So yun, dadagdagan na naman niya yung specs ng kanyang motor. So yun guys, start na tayo. Tuturo ko sa inyo kung paano maglagay na air filter at saka ignition coil. So yun, no? So kailangan baklasin natin muna yung mga fairings. So yun guys, start na tayo. Baklasin na naman. Seryoso, babaklasin na naman to. Sa mukha pa baklasin. Kailan talaga? Yung ako, lalo na yan. Daming beses na binaklas. Papalit ka ng numero ng ECU. Sana matuloy tayo Sunday. Sama ka ba dun? Tama tayo. Oo talaga, agad no. Ayoko pa. Maraming customer ata sa Sunday. Lagi naman dito. Sana makakasama ako sa Sunday. Kasi lang ayoko dun eh. Weekend. Kaya yung market dun. Nakatakot din dun eh, no? Lang yung tinatakot ko dun sa lugar na yun. So yun, so tumuro ko naman sa inyo kung paano kalasin ito guys. Siguro naman eh nasusundan nyo na yun sa ating vlog, no? Maraming salamat doon sa ating mga viewers, no? Talagang gigil kayo sa YouTube ko, no? Talagang binamihan nyo yung views natin. So yun, baklas na yung kabak. So papunta na tayo dun sa kabila. So may tox yan dito guys. Gawanten na yan, mag RB5 na yan, sumisilip. Oh, so yun, albuhin po muna daw. Albuhin daw muna, baka mapali. Much na 19 ako. So yun, kasali rin naman tong air filter. So yun, baka na natin to guys. Hindi pa pa air filter na yung sail? Yan yun eh, ang kasi ng LED. So yun, Shopee lang ba ako ng mga to? Hindi natin sabihin yung mga presyo, no? Ah, magulat kayo eh. Basta Shopee. Shopee lang malakas. So guys, dito na tayo. So, ayun yung coil. So, dun eh, kailangan nyo ng 10mm na tools. So, if, pag natanggal nyo yung left side fairing, so dito na tayo guys. So, press nyo lang yan. Medyo makakala nyo, mawawasa. Pero sadyang ganun yun. Ayan, oh. Alright, so kita na agad yung ignition coil kung mapapansin nyo. Yan yung stock nyo guys. So papalitan natin ngayon yan. So dako na tayo sa isa pang baklas, kabaak. So akala natin is tapos na agad kung nabaklas natin ng right side, no? So hindi. So pag magpapalit kayo guys ng coil, ignition coil or siya nga, ano lang tawag dito, right side lang yung babaklasin yung fairings, no? Yan, makikita nyo na siya guys. So yan, naka Uma spark plug na rin yan, 3-tip, no? So guys, tanggalin na natin yung ignition coil. So for safety guys, tanggalin natin susi, no? Tapos ilock natin to kasi mamaya mayroong makangalikot, i-on agad. So kung wala kayong pang reset ng check engine, di yari, makapunta pa kayo sa kasa. So instant 500 pesos din. So sa akin, di naman pinopromote, 250 lang. Hindi naman tayo ganun kataas, maningil sa singilan. So punta na kayo dito pag mga check engine, no? Kaya natin i-reset yan. Huwag lang talaga may problema yung error, yung sensor, no? So yun guys, using 10mm na T-wrench, tinanggal ko si bolts ng ignition coil. Ayan. So counterclockwise yung pihit. So tanggal na natin yung ignition coil. So dito pala, bago nyo siya baklasin na ilahin nyo mismo agad, tandaan nyo mabuti, no? Kung saan naka-pattern. So ito yung isa sa pinakamahirap gawin dito, magtanggal ng spark plug cap. Medyo maganit, no? Yan. So guys, ito tandaan nyo lagi kung saan yung position ng mga wire before nyo hugutin, no? Huwag makakalimutan yan at baka magkamali. So yun, kinakalawang na makapansin nyo. So sa akin, no, minsan pansin ko ganyan na rin. So ito, hilahin natin to isang wire dito. So yung kulay nya guys is orange.
yung nasa lower part. Ang kunat. So, ang tigas. So, talagang ayaw bumitaw. Parang ayaw magpapalit. Tulong. Uy, grabe to. Ano to? Nakaspot? So, yun. Natanggal natin. So, ito yung part na pinakamaliit, no? So, tandaan nyo yan. So, sa paglalagay naman ito, ay may guide naman tayo, no? So, yung upper is malaki, no? Yun. Tapos ito maliit. So, huwag kayong magkakamali, magsaksak mamaya. So, asan na nga ba yung coin na yan? So, dito na tayo. Kompleto ha tayo na. Check natin. So, walang spark plug cap. Ibig sabihin. Tingnan natin. So, ito yung stock, yung aftermarket. Pa ito. Wait a minute. So, yun. Pihitin nyo lang to guys. So, yan. Yan. Tanggalan natin. Marami pumatak. Guni-guni ko lang yan. So, ilagay natin tong wire na ano. So, ito yung tatawag na high tension wire. So, salpak natin to. Right. So, high tension wire. So far, okay naman siya yung haba. So, kahit di na natin putulan, no? Kaya nga, diba? May iba, pinuputol pa to. Pero, tingnan natin mabuti. Ang gaano ba kahaba talaga abutin. So, mas mainam, putulan lang natin. Para sigurado. Bawte, kote. Sobra, pre. Bawasan ko. So, yan. Bawas na tayo konti-konti lang. Huwag naman sobra. So, estimate nyo lang, guys, ha. Dito muna tayo guys sa ano, ayan. So yun, parang may screw type siya sa loob. So ang hirap pala lang sa stock dito lang sa 150cc, madali makita. So ito is talagang dapat pag tinusok nyo sure ball na tatama sa center, no? Ayan, pinamaan na wait lang. Manginigit na tayo guys. So yun, lagyan ko ng konting langis na para hindi mahirap ikutin. So lubricant nyo lang na konti, spihitin nyo. So alam nyo naman natin kapag to ay tumalab na yung parang screw type sa loob, yeah, tulad nyan, hilahin nyo. Okay, so yun, kumapit na yun, no? So next, salpak natin dun sa yan, yung kung ano yung makikita nyo dito guys. So ganun din yung nasa loob nito. Yan, ilagay na natin to. Yan. So, servo lang nasa center, no? So, parang nagdi-drill lang kayo ng ano nito. Screw type. So, yan. Okay na. So, ready to install. So, pag nakabit na natin dito sa coil, sa plug. So, wala nga pala siyang kasamang spark plug cap, no? So, yung stock pa rin yung gagamitin nyo. Ayan. Makapansin nyo, guys. Yun, lagyan na natin to. So, gaya ng dati. Ay, ha? Sa UMA. Sa UMA, wala. So, gaya ng dati. So, kung saan yung maliit, dun yung salpak sa maliit din, no? Kalimutan. Ah, okay. So, ayun na yung maliit. So may maganda to, no? Yung sa Sniper 155, meron siyang cover na plastic. Na parang rubber. Plastic rubber, no? So yun. Okay na, yung maliit. So yung malaki naman, guys. May mga maliligaw dyan, eh. May guide naman, malaki at maliit. So dun sa old na Sniper 150, ang kulay yata nun ay brown, saka black, or red. Red-brown, ganun. So yun. Tawag dito. Okay na yung pagkakasalpak nyo ng socket, ay pwede na natin ilagay yung mga bolts. So sa UMA Racing, medyo mahirap siya ilagay. Pansin ko lang dati. Kasi medyo offset yung butas. So itong sa Sniper 155, so far good naman siya. Okay, so ito na yung dito. Bolts. So 10mm lang naman yung head nut nito, ano. Ayan. So
So yung mga maglalagay dyan ng coil, madali lang, mahirap lang magbaklas ng kaha. So madali mag install ng coil, mahirap magbaklas ng mismong fairings. So tamang tight lang yung hindi bibitaw. Okay, so yun na, ignition coil is ready. So yun, saksak na natin itong spark plug cap. So medyo ilayo nyo lang doon sa may pan, no? Baka sumabit. So mahaba pa rin, pero binawasan na natin yan kanina. Ah, medyo matigas to. Yan. So pag narinig niyo parang sumabit yung pinakang thread ng ano, spark plug. So, that means na sagad na 'yon, okay? So pwede na siya. So okay lang sa iyo pare ko yung wiring. So tago naman 'yan. So kung may cable tie kayo, mas maganda i-cable tie niyo na lang. Okay? So ayan, para hindi makabala sa sensor at maiwasan tamaan yung radiator. Radiator pan, no? So pwede nating testingin 'to, guys, dahil tawag dito. Hindi pa naman natin ikakabit yung air filter. So yan. So test natin, guys. Ayun, guys, tapos na install natin ng ignition coil, no? At na-testing na rin natin kung nagpa-function or yun nga, gumagana. So yun, guys, tapos na siya. So sa mag-install ng mga ano, ignition coil na Pyto or Uma Racing or another na Pyto coil racing, no? So yun, ganun lang mag-install. So subaybayin niyo lang yung aking video sa YouTube kung paano mag-install at makukuha niyo yun, guys. So paano, guys, maraming salamat ang dito na ating video at sana may natutunan kayo. Maraming salamat. Thank you.